whole NCR. So ang loob NCR, meron kami 6 na field offices. So kung saan ang area ninyo, meron kaming nakalaan na field office para sa inyo. So kung saan yung hangout, kung teto na yan, andun dun sa likod. So meron kaming 6 na field offices, kami na pa. Ang sakot nyo, may Caloocan, Marabon, Narotas, and Valenzuela. Kung isa naman ay Muta Paras, so ang sakot niya ay Mantelupa, Paranaque, Las Piñas. Kung isa naman, PUC and Pasay. Kung isa naman ay Tapa, Mamawi. Yun naman ang sakot niya, Mandaluyo, Pasig, Ateros. Yung isa naman ay PUC. So may I forget PUC sa Quezon City. So pang office ninyo ay nakalocate sa mga nabanggit ko, sila mo bibigay sa inyo assistance. Kung may mga problema pa kayo. Bakit ba kayo nalilito ngayon? Kaya kayo nalilito dahil kayo yung mga alam kong client, mga client on SB, di ba? Based sa sinabit niyo, mga checklist, nakuna ko na may mga iba-iba kayong mga employment size, ano? Merong 4 lang, merong 3,000, ano? So, meron tayong programa pinanood kanina, nahahati niya sa 3. So, meron tayong technical assistant, meron tayong inspection, saka yung self-assessment. So, yung sinasabing technical, ang kailangan ng employment size ninyo ay 9 and below. Yung isa naman, nasa gitna, inspection. Yung 10 to 199, yun yung ini-inspect. Yung pangatlo, self-assessment. So, 200 and above. So, palagay ko, iba-iba kayo ng area kasi merong 4, merong 3,000, 100. So, pakikita nyo kung saan kayo akma. Doon sa technical, saka doon sa self-assessment, ito yung mga training. So, ito ang gagawin nyo ngayon, makikilap kayo dito. Nakalagay dito, meron dito mga forum. Findings, required correction, and schedule correction. Ito ang pinakamahalaga kasi hindi na kayo pupuntahan. Yung tinta, saka yung self-assessment. Pero, ito ay subject to evaluation. Walang attachment. Mag-check. Ngayon, ang subject to inspection, yung 10 to 199. So, probably yung 200, self-assessment ang tawag to. Yung 3,000, bahagi na yun, self-assessment. Kapag may union. Kung walang union, kung may union, kung unionize kayo, kasama kayo sa self-assessment. Okay. Etong pag-ilap na to, kailangan medyo hanes tayo. Alam nyo ba yung hanes? Hanes tayo. Pag sinabi employment size, hindi lamang yung regular, kasama yung casual. Yung nalagay dito. At una dito, example, eto. Construction, 4 lang na puro babae. So, ibig sabihin ang mga maso nila, babae. O dapat na, magpagay female. Baka nagtataka kayo, bakit interesado kami sa female? Eh, paano na may mga kalalakihan? So, ang ibig sabihin nito, yung female, so yung total, kasama na din yung lalaki. So, maglalagay kayo ng total. Dito sa isa, ito na ito na pa sa lumitan. Construction, bubahin na, aka. Pero ang post nila lalaki. Meron pa, may tutuloyan na. So, ito, medyo yanan natin ito para medyo ipasasabi ito sa amin. Medyo, at least yung medyo maganda tingnan, di ba? Listen to the eyes. Pagkatapos, yung pag-check, be careful kasi wala na tayong ikola. Be careful kasi as far as nakikita ko kasi na medyo may mga check, not complying, ikola, not complying. Eh wala na tayong ikola, talaga naman nag-complying na kayo. At huwag kayong mahihiyang mag-check. Kung meron kayong nararamdaman na may deficiency,